presidential candidate Bongbong Marcos Jr. Dawit umano sa pork barrel scam ng Napolis case ayon kay Senator Manny Pacquiao. Matapos nitong sabihang magnanakaw at bobo ang mga supporters nito, ito na naman ang bagong aligasyon ni Senator Manny Pacquiao kay presidential candidate Bongbong Marcos. Narito ang naging pahayag ni Senator Manny Pacquiao. Alalahanin natin kasama si BBM sa Napolis case. Unang-una, alam natin ang isyu ng korupsyon. Alalahanin natin, bayan, alalahanin natin ha, kasali siya doon sa Napolis case. Baka nakalimutan ng taong bayan yung Napolis issue. Ayon naman sa kampo ni Bongbong Marcos Jr. ay wala na sa lugar ang paninira nito, lalo na naging senador ito ng 6 na taon at wala namang napapatunayan. Nagmumukha na tuloy itong desperado, manalo lang ngayong eleksyon. At eto, kredibilidad. Ang katunggalin si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang bansa. Sa pangangampanya ni Pacquiao sa Nueva Ecija, sinabi nito na sangkot sa korupsyon si Marcos. Si former Senator Marcos, meron bang moral ascendancy to lead the country? Meron ba siyang karapatan, integridad, kredibilidad para pamunuan ang bansa? May karapatan siya. Para sa akin, kasi kandidato rin ako, siyempre, masasabi ko na wala. Kasi magkandidato ako eh. Kalaban ko siya sa eleksyon na to eh. So, sa akin, wala. Iwan ko yung taong bayan. Eh, alam na nila yung siguro. Taong 2016, kinasuhan ng 205 million pesos na plunder kay si Marcos dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel scam ng negosyante si Janet Napoles. May desisyon na rin anya ang Korte Suprema sa iba pang kaso ni Marcos. Ayon kay Pacquiao, napakabobo naman yung tao kung hindi siya maniniwala sa desisyon ng kataas-taasang sa Pilipinas. Sinabi pa ni Pacquiao na bobo rin ang mga botante kung ibuboto ang isang magnanakaw na kandidato. Naniniwala ba kayo na sagkot sa korupsyon si Marcos? Para sa akin, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa decision ng Supreme Court. Diba? Siguro, ano naman siguro ako noon, napakabubo ko naman siguro ng tao kung may desisyon ng Supreme Court tapos sabihin ko na hindi ako naniniwala. Ayaw ko na lang mag-mention ng mga bagay na yan na sino sa amin. Ang taong bayan naman ang pipili. Meron ba? Ang taong bayan pipili. Bahala na sila pumili kung sinong kandidato. Ano talaga si Marta? Basta ako, nag-remind ako sa kanila, ang bubong, ang pinakabubo talaga yung bubuto ng mga nagnanakaw. Kasi ninakawan ka na, bubuto ko pa. Sir. Kailangan yung iboto mo yung nagmamahal sa natunay at may malakakit. Iginit pa ni Pacquiao na siya lamang ang bukod-tanging kandidato sa pagkapangulo ngayon ang walang bahid ng korupsyon at pagnanakaw. Bakit wala siyang karapatan? Una-muna, alam natin yung isyu ng korupsyon. Alalahanin natin, bayan. Alalahanin natin, ha? Kasali siya doon sa Napolis case. Sa Napolis. Baka nakalimutan ng taong bayan. Yung Napolis. Oh my God! Napolis na yan. Noong araw, congressman pa ako, may taong lumapit sa akin, nagkakausapin ako na polis, hindi ko naman siya kilala. Hindi ko naman siya kilala, sino ba yung napolis na yan? Ang ganito, mga contractor na yan, yung mga dispense sa akin, ganito. Ipabalik sa iyo ang 70%, sabi ko, huwag ka namin mag-usap, baka ma-insulto ko pa siya. Sabi ko, nag-training ako noon sa LA. Sabi ko, huwag na kami mag-usap, baka ma-insulto ko pa siya. Hindi ako pumasok sa politika para pasukin yung mga ganyan. Wala pa namang tubon ang kampo ni Marcos sa naging pahayag ni Pacquiao. Si Marcos ang nangunguna ngayon sa mga presidential survey. Yung isama si Cayetano dyan sa listahan nyo,
eh parang awa nyo na. At kung meron kayong komento sa usaping ito, ay open po ang ating comment section. Marami pong salamat.